kapangyarihan dito sa lupa para nang sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan na. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila kong ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, para nang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw, Ama, ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.
Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita ko't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang pinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo tumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi ang diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadarama, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay magmalagak sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
diwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Pumayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, makikita nila roon ako." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipinamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Hindi kaya ng isang araw lamang ipagdiwang ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga't itong walong araw na tinatawag nating Oktaba ng muling pagkabuhay, patuloy natin itong ipinagdiriwang. Kaya kanina, kumanta pa rin ng papuri sa Diyos na parang misang Panglinggo, sapagkat tunay nga na dapat ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya't pasalubungan pa rin natin ang palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba tayo nga rin pag nagbe-birthday, iba sa atin, lagpas pa nga isang linggo kung magdiwang. Lalo na kapag inaantay mo pa yung iba, hindi ka pa yata binabati o hindi ka pa binibigyan ng regalo, kaya ini-extend mo yung celebration. Lalo na dapat ang muling pagkabuhay, dahil baka hindi pa rin natin na ibibigay ang tunay na regalo kay Jesus Nazareno. Hindi lang sa Pasko, sa kanyang birthday, sa kanyang muling pagkabuhay din, marapat na magbigay tayo ng handog pasasalamat sa kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo, may dalawang uri ng tagapamalita. Yung una, yung mga babae
Nanatagpo ang walang laman ng libingan at di kalaunan na salubong mismo si Jesus sa Sareno. Kaya't dali-dali silang pumunta sa mga alagad at sa ibang tao, ipinamalita na muling nabuhay ang Panginoon. Sa isang banda naman, nandoon ang mga kawal. Nakita nila yung anghel, narinig nila na sinabi ng anghel na buhay na maguli si Jesus. Kaya nga't nung sila'y bumalik sa mga punong pari at sinabi iyon, sila'y pinagbilinan na ang sabihin sa mga tao, nakatulog sila at ninakaw ang bangkay ni Jesus. At sabi nga ni Juan sa Ebanghelyo, magpahanggang ngayon, ito pa rin ang pinaniniwalaan ng ilang mga Hudyo na hindi nabuhay na maguli, na ninakaw lamang ang bangkay. Noon pa man, uso na ang fake news. Uso na ang mga chismoso chismosa na nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Ngunit, dito natin makikita na ang katotohanan kailanman hindi matatalo. Siguro nga minsan natatabunan ang katotohanan na pagtatakpan, na ipagpapalit at ang masaklap hindi pa agad pinaniniwalaan ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay nagbubunga sa buhay ng mga nagpapatotoo. Wala na tayong narinig sa mga kawal. Wala na tayong narinig sa mga punong pari. Pero matapos ng 2,000 taon, hanggang ngayon, naririnig pa rin natin ang patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus sa Sareno. Sa unang pagbasa, narinig natin si Pedro. Buong tapang, tandaan nyo, si Pedro, di ba, na nagtatwa 3 beses. Si Pedro na iniwan si Jesus nung siya'y nagdurusa na at namatay. Ibang-iba ngayon si Pedro. Nagpapatotoo, ipinapangaral, harap-harapan doon sa mga nagpapatay kay Jesus, doon sa mga umusig kay Jesus sa Sareno, nagpapatotoo siya na muling nabuhay ang Panginoon. Walang makapipigil hanggang sa siya ipatayin. Napansin niyo po ang mga alagad, lahat sila, maliban kay Juan, naging martir dahil hindi nila itatatwa ang muling pagkabuhay. Dahil ito ang katotohanan. Ito raw ang bunga ng katotohanan, ang pagpapatotoo ng mga tunay na deboto, ng mga tunay na naniniwala kay Jesus. Kaya nga't mga kapatid, sabi ko kanina, ano yung handog din natin kay Jesus na muling nabuhay? Ito ay pagpapatotoo ng buhay si Jesus. Hanggang ngayon, buhay si Jesus. At lalo't higit maniniwala ang mundo, lalo na ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, buhay siya sapagkat buhay siya sa atin. Hindi tayo katulad ng mga kawal na nais pagtakpan, pasinungalingan ang muling pagkabuhay. Alin ba tayo sa dalawa? Tayo ba'y nagpapatotoo na buhay si Jesus? At papaano ang pagpapatotoo na buhay si Jesus? Kung buhay siya sa atin. Kung nakikita siya sa atin. Handang mamatay ang mga alagad dahil pinaninindigan nila buhay si Jesus. Pinaninindigan nila buhay si Jesus sa kanila. Sana yun pong aking ipagdarasal at
hanggang sa huli siguro ipagdarasal tayo mga Kristiyano, maging buhay si Jesus sa buhay natin. Aminin natin ang mga deboto ng Nazareno, handang mamatay. Handang mamatay makipagprosesyon. Handang mamatay mamanata. Pero sa totoo lang, hindi po yun ang tunay na kagustuhan ng Poong Nazareno. Sapagkat ang mas mahalaga, magpatotoo tayo na buhay si Jesus. Kung handang mamatay, handang masaktan sa prosesyon, handa ka bang mamatay para sa katotohanan? Handa ba tayong masaktan para sa kabutihan at kapayapaan? Kasi kung matapang lang tayo sa pamamanata, pero pag pinagsasabi na tayo ng totoo, hinihiling ka ng magpatawad, makipagkasundo, hindi natin magawa yun, hindi ho yun pagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi yun ang tunay na debosyon. Kaya mong maghatak ng lubid, kaya mong magpasan at mamingga, pero hindi mo kaya maging tapat sa asawa mo, hindi mo kayang maging tapat sa negosyo mo, hindi mo kayang maging tapat magsabi ng totoo, baliwala po lahat ng mga sakripisyo. Kahit nagkadugo-dugo na yung likod mo sa kakapenitensya, handa kang masaktan, kakahugpit. Pero pag pinagsasabi ka ng totoo, pinagagawa ka ng mabuti, hindi mo magawa. Hindi daw yun ang tunay na katapangan. Yung magsakit ka sa sarili, magpasan ka, magsakripisyo ka, sapagkat ang tunay na sakripisyo, ang tunay na handog, ang tunay na debosyon, patotohanan mo sa buhay mo, sa salita at sa gawa, buhay si Jesus sa Nazareno. Kaya't sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa, lahat po tayo, kasama ako, sapagkat hindi pa tayo ganap sa parting ito, lahat tayo may pagkukulang sa bagay na ito. Patotohanan natin, muling nabuhay si Jesus sa Nazareno, sapagkat buhay siya sa atin. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya'y niluwalhati, ilapit natin sa Diyos ang ating pangangailangan. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian.
Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung siya'y binyagan ay papakinabang ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay upang ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay kanya aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga ako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong pagpapalang bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magbalasakit sa ating kapwa. Tapos na ang mga mahal na araw, pero dapat hindi pa rin tapos ang ating debosyon. Tayo'y magpatotoo na muling nabuhay si Jesus Nazareno. Ipakita natin buhay siya sa ating buhay, hindi lang sa debosyon, kung hindi sa misyon ng buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kana na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala na ng mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo't patotohanan ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.